What's up sa mga katropa natin dyan? So ayun, welcome back to my channel, ano? Right, so ayun, panibagong video na naman tong isi-share natin. Ito, kadalasang issue lahat ng lumang tangke. Kasi nga nangangalawang na ngayon. Lilinisin muna natin tong tangke natin kasi nagka-okay na yung tono ng carb natin. Nagka-problema lang sa supply ng gasolina. Siguro nababarahan yung mga fuel line natin na mga kalawang. Kaya kailangan linisin muna natin. Pero bago yan, oh, shoutout nga pala muna kay ano, Rampa Bulak. Ayan, isa sa subscribers natin dahil dito sa GPZ na to. So, paraan lumabas ako, nagpagas ako. So, tempo rin. Hindi nga in-expect na makikita nyo yung motor ko ron. Ayan, shoutout nga rin pala kay Kurt, no? Ayan, tropang punit. Ayan. Nakita rin tayo dun sa gas station. Ayan, so maraming salamat sa inyo. And syempre yung ibang shoutout i-ano ko na lang, ano, kasi hindi ko masyadong kabisado yung ano. So yun lang yung mga, yun lang yung nakita natin nakaraan. Syempre rin na nasa labas tayo, no? So ayan. At yung ibang shoutout natin i-ano ko na lang, record ko na lang, alright. Mga katropa, ito nga pala yung gagamitin nating pang tanggal, panlinis diyan, ano, pag ano napapanood ang gamit nila, suka. So medyo matagal yung proseso, no, kasi sa 1 week yata nilang binababad. And then yun nga, sobrang daming suka ang magagamit natin dahil nasa 17 liters yata ang laman nito. So kaya naman ito na lang yung ginamit, gagamitin natin, kasi nga naman marami rin ako nakitang gumamit na rin ito na nakakatanggal rin naman talaga ng kalawang. So susubukan natin kung uubra rito sa atin. Ito naman talagang issue ng mga ganito malalaking tangke. Kasi nga hindi na, hindi na po full tank na madalas. So ayan mga katropa, isa sa palatandaan na sira na yung fuel cock natin, vacuum type. Pag ganyan tuloy-tuloy na yung ikot niya kahit hindi umaandar yung engine. Vacuum type kasi ito. So gagana lang dapat siya pagka umaandar. Pagka hindi umaandar, dapat walang tutulong gasolina. So kahit i-on-off mo siya, on-off, wala, sira na yan. Wala, di na siya namamatay, no? Reserve, prep, o kahit anong ikot natin dyan, hindi yan namamatay. Kasi nga sira na yung fuel pump natin, fuel cap. Kaya papalitan na natin to. Pero yun nga, bago natin palitan, linisin muna natin itong tangke. Alright, mag-shoutout muna tayo mga katropa. Shoutout to Raymond Natal Kalipa, Charlon TV, Lord Anthony Kagampan, Joseph Iguba, Carlo Andre Rides, Palpakers TV, Patrick Jan Tataro, Gerald Coligado, Mika Horikushi, AG Bangilista, Jerome Canito, Arneo Naranjo, Chepoy Catela, Rina Cristiano TV, Prea Bella, Joshua Carillo, Erwin Ibanez, Ruel Villa Gomez, David Lon Alamin, Jan Renner Obal, Joe Marie Ramed, Edwin Nathaniel Real, Sky TV Arsenal, alright. Ganyan yung ilalim niya, no? Kita nyo ba? Sobrang kalawang. Yes. Grabe. Grabe yung kalawang na, no? Yan yung tsura niya. Sa labas pa lang, kita nyo na yung kalawang. So, lalagyan na natin siya ng Turco Rust Converter. Tingnan natin kung effective ba. Sana effective, no? Seriously na natin. So ayun mga katropa, nalagyan na natin. Hindi ko inubos lahat yung kalahating litro. And then lalagyan natin ang ito. Pasok natin sa loob. Siya, alug-alugin natin yan. Alright. Gedi natin ito. Wala nang ibang tornilyo. Konti lang yung nakita kong tornilyo. Lagyan natin lahat yan dyan. Siya natin yan. Mga na. Ayan. Ayun mga katropa. Alright, so yan na. Full tank na siya ng ano, tornilyo tsaka yung tools natin. Natin.
nakakapagod din. So ganun lang gagawin natin mga katropa. Halugin lang natin ng halugin, tapos babad natin ng siguro overnight na rin kasi hapon na rin ngayon, so bukas na lang natin ito ano, babad natin ng magdamag para. So update ko na lang kayo pagka babaklasin na natin yung mga pinaglalagay natin kung natanggal ba yung mga kalawang. Alright. 2,000 years late. Update mga katropa, so bala ko bukas ko na lang siya babanlawan. And then nung inalog ko mga katropa, wala na akong naaalog. Parang nagdikitan, parang hindi ko alam kung paano nangyari na. Di ba ang dami nating nilagay kanina? So inalog-alog ko, wala talagang tumutunog. So sinilip ko. Ayan. Wow, nawala na nga yung mga kalawang niya, di ba? Kanina sobrang kalawang niya. Kaya lang nag-itim-itim na ngayon. Galing. Natutuyo pala siya. Parang yun. Tapos kinutkot ko. Ayan. Nabuo-buo na siya. Nanigas na rin. Nanigas na ulit. So kailangan siguro natin ano, babara ng tubig. Ayan. Hindi na siya kalawang. Itim-itim na siya. Nawala na yung kaya pala siya ano, rust converter. So nako-convert yung kalawang. Mabihis nga siyang pang ano ng kalawang, pero dapat makis-kis mo talaga siya. Kulap yung mga kalakalawang dito na natutunan, kaya lang nanigas. Ito pala ang ano nito. So ngayon lagyan natin ng tubig. So tingnan natin kung anong mangyayari. Walang iya. Dapat bukas ko pa ito babanlawan eh. Full tank. Full tank kayo tubig. Few inches later. Yeah, alright. So yan na siya mga katropa. Medyo nahirapan tayo. So yan na, nabaklas na natin yung iba. Yung iba nandun pa. Ang hirap pala baklasin, tanggalin yung mga nilagay natin. Ayun, nagmukha siyang putik oh. Ayaw mahulog nung ano pag itataktak mo lang. Walang niya yan. Hindi pala biro yung mag ano nito, maglinis. Kaya pala ang kadalasang ginagawa ng mga naglilinis ng ganito. Talagang suka ang ginagawa nila kasi binababad lang. Hindi mo na kailangan alug-alugin. Ito naman kasi napanood ko lang din sa isang video. So ginamitan niya ng rust converter. So yun, converter lang pala talaga siya. So kailangan kaskasin mo muna yung mga kalawang, yung mga tuklap-tuklap, and then tsaka mo siya lagyan, pahira ng turbo, and then ilang minutes lang. So yung mga natitirang kalawang mako-convert siya as metal ano. Yung pala yung ano ng turbo. So ito medyo okay rin naman kasi nga natanggal din naman talaga yung ibang kalawang. Kaya lang kukut-kutin talaga natin, kukus-kusin natin hanggat makita, makakaya natin kus-kusin yung ilalim. Kasi natutong na eh, dapat pala kanina, binuhos ko na agad nung habang ilalug-alug ko. Nung natuklap na yung mga kalakalawang, dapat pala dinrain ko na yun, binanlawang ko na yung nangyari, binabad ko yung pa yung mga buo-buong kalawang, nanigas ulit. Hindi na siya kulay kalawang, kulay putik na lang siya. O, ayan. Tsatsagain ko itong mga katropa, tsatsagain ko itong magnetin yung mga ano, kaya minamagnet ko. Nagbasag ako ng maliit na magnet. Isa-isa kong magnetin yung mga pinaglalagay na. Walang yun. 2,000 years later. Mga katropa, hindi naging successful yung ginamit nating technique. Ito na nangyari dun sa ano na yun, turbo converter, ayun na hindi siya ganun ka-effective pagdating sa tangke. Kailangan makutkot mo yung mga kalawang talaga eh. Kasi hindi siya pwede yung binabad lang natin kagabi. Tapos yun yan, natuyo. Yung pala dapat din-drain na natin yun. Para kahit papano, yung mga natuklap na kalawang, na-drain na. Ang weird nung ano na to, tangke na to. So shoutout sa gumawa ng design na to. Pambira, napakahirap. Binuksan ko na yung abitan ng fuel cap, tinanggal ko na. Pati yung sensor, tinanggal ko na rin. Di butas, ang laki ng butas nyan. Hindi pa rin siya nadidrain dun mga katropa. Ang weird nung pagkakadesign nung ano nito.
tangke nito. Kasi kadalasan naman sa ibang mga tangke, kamukha sa Raider, pag din-drain mo tong drain ng gasolina, madi-drain na lahat. Ito, parang ang daming division sa loob. Kailangan alug-alugin mo pa siya. Hindi siya yung pag nilapag mo lang matutulo na lahat. Kaya ang nangyari naman doon sa pinaglalagay nating metal, minagnet ko ng isa-isa kasi nga ayaw lumusot, ayaw itatakta ko rin sa may butas. Ayaw lumusot sa butas, parang sumasabit sa mga division sa loob. Kaya ang nangyari, inisa-isa ko, walang niya. Grabe, epic fail talaga mga katropa. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo nang susubukan yung gantong pamamaraan. Hindi ko siya ina-advise mga katropa na gamitin nyo para sa tangke, no? Doon na lang kayo sa ano, sa suka. Ayun, hindi mabilis, matagal, pero madali. Kasi nga, ibababad mo lang siya. Hindi mo lang kailangan maglagay ng mga tornilyo sa loob. Hindi mo lang kailangan alug-alugin. Ibabad mo lang siya, iwan mo lang siya ng dapat ganun ginawa natin. Kaso, yun nga, nagmadali tayo. So, wala talagang, ano, wala talagang nakukuha sa madaling, ano, madali. Kailangan mo talagang paghirapan kung meron kang gustong makuha. Hindi pa pwede yung instant. Ang nangyari yan, instant niya, pero may mga kalakalawang pa rin, bumabalik pa rin yung kalawang niya. Tapos yun, yung hirap linisin kasi inalug ko na, nigasan ko na ng tubig, magnet, ang dami pa rin sumasama mga kalakalawang. Ibig sabihin, hindi talaga siya nalilinis ng husto. Yun yung ano, yun yung disadvantage nitong turco rust converter kung gagamitin natin sa tangke. So yun lang, sana may natutunan kayo dito sa vlog natin na to. So huwag nyo na lang subukan kung para hindi masayang yung pera nyo, hindi masayang yung oras nyo. Kasi grabe, sobrang pagod talaga mga katropa. Nahirapan talaga akong baklasin yung mga pinaglalagay ko sa loob. Ang dami pa naman. Anyway, yun lang mga katropa. No? So abang-abang na lang kayo kasi marami pa tayong mga gagawin dito. No? Maaaring magkaroon kayo ng idea para di na kayo mapagastos. Ano? Bago kayo gumastos, may idea na kayo kung anong magiging effect. Alright, so yun lang. Maraming salamat sa panonood. So hanggang sa muli, this is Lee Brandos, Modo Vlog. Peace out. Tiyagalan talaga to kasi nga nung dinukot ko ang dami pa rin mga dumi kaya inugasan ko ng gasolina. Ayan, sinala ako yung ano, ayan, sinala ako yung pinanghugas ko ron. Ayan yung nasama niya, grabe. Yan yung bakbak na pintura na may halo ng turko. Kaya hindi pwedeng hindi linisin. So, after ko malinis, pag nalinis ko na talaga, saka ako na ikakapit.